Si Harry Roque, talagang misto lang ng aasar yata ngayon, particular sa Philippine National Police. Kasi every other day or daily, ano, ito ay nag-upload sa kanyang YouTube channel at harap-harapan pong binabastos ang ating batas. Kasi pinaghahanap po itong si Harry Roque ng ating mga otoridad, mga tol, kaugnay po ng hindi niya po pagsipot sa Quad Committee hearing na isinasagawa dyan po sa House of Representatives. Alam po ninyo, ang isa sa kadahilanan kung bakit na-contempt itong si Harry Roque ay dahil sa kanyang mga kasinungalingan. Una po dyan, siya ay nagsinungaling sa pagliban niya sa pagpapatawag sa kanya ng committee at idinahilan niya na siya ay a-attend sa hearing, pero later nalaman ng mga kongresista na kasinungalingan lamang pala yon at gawa-gawa niya lamang. Kaya naman, noong hearing na yon, siya po ay pinatawan ng parusa na pagkakakulong ng 24 hours. And thereafter, nakalaya na po siya. Pero before doon sa pagkakakulong niya, along the process, nagkaroon ng pagdinig patungkol doon sa kanyang bigla ang pagyaman. Ang kanyang naging paliwanag ay legal po ang kanyang mga kayamanan at nagpresenta na ang mga dokumento kaugnay po ng kayamanan na yan ay kanya pong isusumite sa Kongreso, diyan sa Quadcom. Pero hindi po nangyari yon sa kabila ng supuena duces tecum na inisyo po sa kanya, at higit sa lahat, hindi po siya dumalo doon sa inaasahang araw na siya po ay dapat dumalo. Kaya naman, muli po siyang sinight in contempt ng House of Representatives Quadcom, at doon inutos nito na siya po ay arestuhin. Ngayon, ang pag-aresto na yan ay nakaatang na sa ating Philippine National Police. Pero ano ba ang ginagawa nitong si Harry Roque? Nagmamayabang pa at sinasabi pa sa kanyang mga followers na siya'y gumagamit ng mga programs para hindi po matukoy ang kanyang lokasyon. Ipinagmamalaki niya din po na marami siyang mga kaibigan na tumutulong sa kanya para every now and then mag-upload sa kanyang programa ng mga videos kung saan binabanatan niya pa rin ng patuloy ang gobyernong ito. Ang pagpapakalat ng kasinungalingan ay patuloy niya pa rin ginagawa, higit sa lahat ang pambababoy na ginagawa ng isang ine-expect natin na dapat sumusunod sa batas dahil siya po ay officer ng korte. Pero hindi po ganon itong si Harry Roque. Kaya dito po sa panonoorin natin balita, meron pong babala sa kanya ang ating Philippine National Police. Pakinggan po natin ang pahayag dito ni Colonel Jean Fajardo. Kaya ano yung ibinigay na babala ng PNP kay Attorney Harry Roque? Makatatanghali sa iyo, Aga, he can run but he cannot hide forever. Ito ang sagot ng Philippine National Police sa tila pangangantiyaw ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa mga otoridad na patuloy na naghahanap sa kanya. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, hindi tumitigil ang pambansang pulisya sa paghahanap kay Roque, kaya't naniniwala sila na babagsak din ito sa kamay ng mga otoridad. For someone who is an officer of the court, siguro what we can say to him is prudence dictates that he should not make any insinuation na kaya niyang pagtaguan ang tama. Alam niyo kung nasa tama lamang ang pag-iisip nitong si Harry Roque, hindi niya dapat sinasambit ang mga katagang kanyang binabanggit ngayon sa harapan ng publiko. In particular, ito, pakinggan natin, ano, puntahan natin yung kanyang Facebook page. At dito, shinare niya pa yung balita ng Bombo Radio Philippines. Ano ba yung sinasambit dito nitong si Harry Roque? Pakinggan natin. Ay, walang audio. Sismo ng lola niyo na nagsasabi natin. Yung isang kritisismo ng lola niyo na nagsasabi na habang ako daw ay hindi sumusurrender sa Kongreso, wala daw akong karapatan na humingi ng remedyo sa ating hukuman. Well, una-una po, ano pong mali dyan? Style Kibuloy din, ano? Hindi susuko kaya humihingi ng remedyo sa hukuman. Hindi ba mas appropriate, Attorney Harry Roque, na harapin mo na lamang yung iyong kinakaharap na problema? Kasi kung talagang wala kang kasalanan, wala ka namang dapat ikatakot, wala kang dapat na pigilin sa mga salita na maaaring sabihin mo, o kaya naman wala ka dapat alalahanin sa mga maaaring maging katanungan sa iyo ng mga kongresista kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, sapagkat
kahit anong tanong ang iba to sa iyo, kung tama ka lamang at nasa katotohanan ka, ang mananaig katotohanan. Pero ayaw mong gawin yon, Hari Roque. Bagkos nagtatago ka, at katulad ni Apollo Quiboloy, habang nagtatago, ginagamit ang kapangyarihan ng batas para makonsinti ninyo ang inyong mga sarili at itago lamang ninyo itong pagkatao ninyo at ayaw naman ninyong harapin ang mga problemang kinasasadlakan nyo ngayon. Again, Hari Roque, ikaw ay isang abogado. Mataas ang expectation sa inyong mga abogado na dapat kayo ang unang-una sa lahat ng mga Pilipino na sumusunod sa batas. Pero ano ang ginagawa mo? Mismong batas pinapaikot mo para pumanig lamang sa iyo. Hindi ka magtatagumpay, Hari Roque. Unang-una po, ang remedyo hinihingi ko po sa hukuman sa Korte Suprema. Ang hinain ko po ay writ of amparo kasamang certiorari. Ang amparo po ay para mabigyan ng protection at ang certiorari po ay karapatan na lahat ng mga mamamayan na questionin ang gawain ng gobyerno dahil ito nga ay labi sa kanilang jurisdiction dahil meron tinatawag the grave abuse of discretion. Alam niyo, napaka-importante po itong kapangyarihan ng certiorari, ha? Sinabi nga doon sa American case ng Marbury versus Madison na bagamat pinakamahina sa tatlong sangay ng gobyerno ang judikatura, eh ang judikatura naman yan, ang kapangyarihan niya ay unang-una, itinataguyod niya yung pinakamataas na batas sa ating bayan, yung ating salikang batas. At pangalawa, ang trabaho talaga ng Supreme Court ay itaguyod yung supremacy ng ating salikang batas. So kapag ang Supreme Court ay umakto para nga baliwalain ang mga ginagawa ng ibang mga ahensya. Alam mo, Hari Roque, kahit gaano kakagaling sa batas, kahit anong sabihin mo sa mga followers mo, nananatili ang katotohanan na ikaw ay nagtatago. Nananatili ang katotohanan na ikaw ay pinaghahanap ng ating mga otoridad. Nananatili ang katotohanan na ikaw sooner or later maaabot ng kamay ng batas. Kaya huwag mo nang pahirapan pa sarili mo. Darating ang panahon na maaaresto ka. Ang masakit kasi dito, pati pondo ng taong bayan, mababawasan dahil lamang sa paghahanap sa'yo. Instead na yung mga kapulisan natin, nagpo-focus sa ibang mga bagay, eto, maglalagak sila ng kaukulang panahon at pondo ng taong bayan para lamang mahuli ka. Kung talagang meron kang pagmamalasakit sa pondo ng bayan na lagi nyo namang sinasabi, eh, ikaw na mismo ang magkusa. Bakit ayaw mong sumuko? Isang katanungan na hanggang ngayon hindi namin maunawaan kung wala ka talagang kasalanan. Dahil kung wala kang kasalanan, haharapin mo ito. Eh si Leyla de Lima nga, wala namang bayag, pero nagkaroon ng bayag para harapin ang kanyang kaso. Seryosong kaso pa ang isinampa sa kanya. Ito, contempt pa lamang ng House of Representatives, tinataguan mo na. How much more kung sampahan ka na ng kaso sa korte? Eh baka magpakamatay ka na, Hari Roque, hindi. Baka lalo ka lang magtago. Ha? Anyway, tuloy natin ang pakikinig dito sa balita. Mga law enforcement agency, he can run, yes, but he cannot hide forever. Nagbabala din si Colonel Fajardo sa mga taong tumutulong para makapagtago si Roque sa mga alagad ng batas. Aniya, makaharap ang mga ito sa kaso sakaling mapatunayan na nagkakanlong sila ng mga pinagkaharap ng batas. Nauna ng inamin. Kayo namang mga tumutulong kay Hari Roque, wala talaga kayong pinagkakatandaan marahil or hindi siguro kayo talaga natatakot sa batas, ano? Kasi alam naman ninyo na ang pagtulong dito kay Hari Roque ngayon ay bawal, illegal, at may nag-aantay na kaparusahan kung sakaling kayo'y mapapatunayan na tumutulong at nagkakanlong dito. Huwag nyo nang hintayin na dumating pa yung punto na kayo na mismo ay magkakaroon ng problemang legal. Kung talagang kaibigan nyo si Hari Roque, hindi nyo kokonsintihin ito sa pagtatago sa batas. Ang tapang-tapang ninyong magsalita sa harapan ng publiko, nadalhin lamang sa proper forum ang mga bagay-bagay. Ito ngayon, nasa proper forum naman yan. E bakit hindi maharap ni Hari Roque? Hanggang salita lang ba talaga kayo, mga DD sheets? Ha? Pagka sa tingin ninyo, alanganin, tago-tago. Kapag
kakampi ang nakaupo, okay lang. Tapos na ang panahon ng impunity. Kung saan ang mga individual ay lumalapas tangan sa karapatan ng iba, pero hindi napaparusahan ng batas. Ang panahon natin ngayon, umiiral ang demokrasya, kaya nga tayo, malaya tayong nakakapagsalita. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, gawin mo itong ginagawa ko ngayon, ewan ko lang kung mabubuhay pa ako ng ilang araw o ilang buwan. Pero kayo, harap-harapan yung winawalang hiya ang Pangulo ng Pilipinas, buhay na buhay kayo at nakakapagsalita kayo ng malayang malaya sapagkat nasa demokratikong bansa kasi tayo, umiira lang rule of law at due process sa pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos. At kung talagang kayo'y may respeto sa batas, dapat kayo mismo nagpapasakop dito. Again, Harry Roque, kung wala kang kasalanan, wala ka dapat ikatakot. Hindi mo dapat iniisip na, eh ano ngayon, kumakulong ka dyan sa House of Representatives. Eh, di ba, mas maganda pa nga sa punto mo na yon na ikaw ay nagpapakamartir alang-alang sa iyong paninindigan sa tama kung yun ang yun talagang paniniwala mo. Kasi kung ako, wala akong kasalanan, lalo ako isang abogado, lalo ako isang mayaman, aba hindi pa pwede sa akin yung gaganyanin ako. Haharapin ko yan ng buong tapang. Eh ano ngayon, kung makulong ako sa House of Representatives, pero sasabihin ko sa harapan ng publiko kung ano ang katotohanan. Eh ikaw, Harry Roque, anong ginagawa mo? Imbis na magsalita ka doon sa proper forum, dinadala mo sa social media, tapos ginagaslight mo pa ang iyong mga manunood sa pagsasabi ng pao ng mga samutsaring kasinungalingan. Hindi mo maitutuwid yung mga bagay-bagay, Harry Roque, kung patuloy mo itong iniiwasan eh. Magaling ka na abogado, no question about that. Ikaw ay isang profesor. Alam mo kung paano isinasabuhay dapat ng isang individual ang pagsunod sa batas. Alam mo kung paano ini-interpret ang batas dahil ikaw nga isang abogado. Pero bakit hindi mo ito mai-apply sa iyo mismo? Ngayon, paninindigan mo na porket ikaw ay nagtatago, meron ka pa rin legal na remedyo, okay lang yan. Pero wala yung pinagkaiba kay Apollo Quiboloy, di ba? Si Apollo Quiboloy nagtago for several months. Ano ang nangyari? Nanindigan ang kanyang mga abogado, ang kanyang mga followers, ang kanyang organisasyon na pinamumunuan na siya'y walang kasalanan at meron siyang legal na remedyo na dapat i-enjoy niya while hiding. Oh, sa huli, anong nangyari? Nagtagumpay ba sila? Hindi. Arestado pa rin siya whether you like it or not. Ah, palalabasin pa nilang sumuko. O ikaw naman, Harry Roque, pag ikaw ay na-corner na, ano naman ang drama mo? Palalabasin mo rin ikaw ay sumuko? Ano ba kinakatakot mo, Harry Roque, sa House of Representatives? Natatakot ka makulong sa ordinaryong kulungan kung sakasakali? E di ba may sub ka? Pagka may sub, matapang, di ba? Oh, may nag-comment, bahala na raw si General Torre dyan. Oh, tingin ko. Si General Torre, by the way, newly appointed acting chief ng Criminal Investigation and Detection Group. And I hope, hindi lamang itong si Harry Roque ang mahuli ng CIDG ngayon. Pati si Gerald Bantag na nagtatago hanggang sa kasalukuyan. Hindi kasi maganda itong ehemplo, mga tol. Kapag ka ang mga tao na ito ay patuloy lamang na nakapagtago sa ating batas, lalabas na parang ang batas may kinikilingan. Kapag ka mayaman ka, di ka mahuli. Kapag ka ma-influensya ka, di ka mahuhuli. Pero pagka mahirap ka, huli ka kagad. Hindi maganda yon. Kaya itong challenge na ito ay nasa balikat na ng ating kapulisan and hopefully magkatotoo ang sinasabi dito ni Colonel Jean Fajardo na soon ang kamay ng batas aabot sa iyo, Harry Roque. Ang PNP na nakatanggap sila ng impormasyon na nasa Region 3 at Region 4 ay si Roque, subalit ng puntahan ng mga pulis ay nag-negatibo ito. Nauna na ipinagmalaki ni Roque na gumagamit siya ng mga kaibigan sa pag-upload ng kanyang mga broadcast video. At tama ba yun? Ha? Ipagmamalaki mo pa ang katarantaduhang pinagagawa ninyo? Kaya nararapat lamang sa iyong pailan ka ng disbarment eh. Salamat kay Attorney Melvin Matibag ah. Kahit magkaalyado kayo sa nakaraang administrasyon, siya'y nagkusa. Sabagkat siya isang abogado din.
Ikinahihiya niya ang ginagawa mo, Hari Roque, sa totoo lang. Nag-iiba-iba din siya ng lugar upang hindi matunto ng mga otoridad. Sa kanyang Facebook page naman, iginiit ni Attorney Roque na walang bisa dahil labag sa batas ang utos ng kamera na arestuin siya. Yet nang tatago ka. Kung walang bisa yan, hindi ka dapat nagtatago. Naman, karapatan-aniya niya na lumapit sa Supreme Court para sa writ of amparo para siya ay proteksyonan at certiorari na naglalayong question ni naman ang gawain ng gobyerno na umano'y pagmawalabi sa kanilang jurisdiction. Gawin mo lang yung mga legal na remedyo na yan, Attorney Harry Roque. Pero, whether you like it or not, ikaw ay pugante. Ikaw ay nagtatago sa batas ngayon. Ikaw ay pinagahanap ng ating mga kapulisan. Huwag kang iiyak pagka nahuli ka. Huwag kang maglulupasay kung ano man yung mga maaari mong kaharaping problema. Ako kasi mga tol, ang nakikita ko dito, kaya ganito to si Harry Roque, guilty ito. Ano? Sabihin na natin, hindi naman paninira ito. Ito naman ay aking opinion lamang. Naniniwala akong guilty ito sa mga ibinabatong akusasyon sa kanya. Kasi kung hindi ka guilty sa mga akusasyon na ibinabato sa iyo, buong tapang mo nga harapin ito. Nakita na natin yan sa maraming pagkakataon. Eh yung kanilang winalanghiya, di ba? Bagamat din natin kakampi ito sa politika. Pero katotohanan naman na winalanghiya nila si Leyla de Lima. Oh, dahil sa paniniwala ni Leyla de Lima, wala siyang kasalanan. Hinarap niya ito kahit ang nakaupong Pangulo ng Pilipinas ay si Rodrigo Duterte. Na personal ang galit sa kanya. Oh. Ikaw, Harry Roque, hindi ka nga pinapansin ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Di ba? Normal lamang na ikaw ay ituring niyang pangkaraniwang Pilipino kasi yun naman ang aspeto dapat ng pamumuno. Wala kang dapat kilingan. Ibig sabihin, pinagkakatiwala lamang ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nararapat na ahensya ang pagkakataon kung saan ikaw ay nasasangkot sa mga kontrobersiya. O hindi nakikialam ang punong ehekutibo. Eh si Rodrigo Duterte, grabe pakikialam nun eh. Di ba? Laging magpo-pronunsyon, De Lima, you are finished. Eh si Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya ba, Harry Roque, you are finished. Hindi sinabi kailanman yon ni Pangulong Bongbong Marcos sapagkat marunong siyang rumespeto sa bawat sangay ng ating gobyerno. O, ibig sabihin, hindi pakikialaman ng kasalukuyang gobyerno kung ano man yung kinakaharap mong problema. Walang influence na nanggagaling sa mga sinasabi mong kalaban ninyo. At huwag mong ipagdiinan sa harapan ng publiko, Harry Roque, na pamumulitika lamang ang nangyayari sa iyo. Walang pamumulitika diyan. Sapagkat hindi naman madadamay ang iyong pangalan. O ganito mga tol, balikan natin ang mga pagkakataon kung bakit nagkaroon ng Harry Roque na may problema ngayon, partikular sa Pogo. Ganito ang naging situations. Initially, nagkaroon ng pag-raid ang ating mga otoridad sa iba't ibang Pogo dito sa NCR at eventually doon sa Bamban. Yung Bamban Pogo is scum farm doon, lumantad ang pangalang particular Mayor Alice Goo. Pero siyempre, iba naman ang aspeto tungkol doon. Kaso, nagkaroon ito ng ugnayan sa isa na namang ni-raid ng ating otoridad, in particular naman dito sa Porac, Pampanga. And sa Porac, Pampanga, matatagpuan ang tinawag na Lucky South 99. Itong Lucky South 99, ayon sa PAOK, sa spokesperson nito na si Winston Casio, ito ang itinuturing, and I quote, the most notorious, prolific, and ano yung isang particular na word, nakalimutan ko. Pero sabihin na natin, during the heydays of Pogo, itong Lucky South 99 talaga ang pinaka-successful. At ito na ngayon ang dahilan kung bakit ka nadadamay dito, Harry Roque. Sa ni-raid na Lucky South 99, natagpuan ang mga dokumento na hindi naman gobyerno ang naglagay, kung hindi ang iyong dating Executive Assistant 3 na si AR de la Serna. Ang mga dokumento
na ang ilan ay nabanggit ang iyong pangalan, nakita doon at doon na umusbong ang mga pagtatanong sa ating publiko hanggang sa makarating ito sa binuong Quad Committee. Sa pagtatanong ng mga kongresista sa Quad Committee, isa doon ang pumukaw ng atensyon ng publiko ay ang biglaang pagyaman mo, Hari Roque. Mula sa 3 milyon na kapital, lumobo ito sa milyones. Abot halos ng 100 milyon ang naging kapital mo sa isang kumpanya na iyong pag-aari. Tinanong ka ng mga kongresista tungkol dito. Pero ano ang naging sagot mo? Lehitimo ang kayamanan na yan. Yan ay nag-ugat sa pagbebenta ng inyong mga lupain na sa una naman ay pinaniniwalaan ng ilan, pero ang ilang mga metikuloso ang pag-iisip, naghanap ng mga ebidensya para sila ay masatisfied na yan ay legal. Ikaw ay nagpresenta ng mga dokumento na sinasabi mo magpapatunay na ang mga kayamanan na yan ay legal. Sumang-ayon ang Kongreso tungkol doon, nagpadala sila ng supuena duces tecum, pero hindi mo tinupad ang iyong pangako, Hari Roque. Hindi ka dumalo sa pagpapatawag muli ng House Committee Quadcom at hindi mo rin isinumite ang mga dokumentong magpapatunay sana na lehitimo ang iyong kayamanan. Ano ang katwiran mo? Hindi ka accountant na maaaring sa mga figure na naisulat mo sa nakalipas ng mga panahon, makakita sila ng butas at gawang ka ng kwento. Pwede ba yon? Ha? Hindi ba pwedeng gawang ka ng kwento? Kung ano ang nasusulat sa dokumento, ayun na yon. Kung merong illegal doon, wala kaming magagawa. Sa publiko, mahuhusgahan ka talaga. Lalong-lalo na sa ating mga kongresista, kung makita silang may illegal doon, wala silang magagawa kung hindi i-raise ito sa committee. Pero sabi mo, walang illegal. Bakit ayaw mo ngayon ipresenta ang mga dokumento na yon? Higit sa lahat, bakit ka nagtatago, Hari Roque? Kaya wag mong sisihin ang sino man dito. Ngayon, sasabihin mo, politika, walang politika dito, Hari Roque. Ikaw ang dahilan kung bakit nasasadlak ngayon ang sarili mo sa kontrobersiya. Kung hindi mo tinanggap na maging abogado ng sinasabi niyong Whirlwind Corporation na ngayon napapatunayan na sa House of Representatives na talagang may kinalaman sa POGO sapagkat ang incorporator nito ni si Cassandra Leong ay lumalabas talaga na may kinalaman din sa Lucky South 99. At hindi rin maikakaila na sa pagtanggi nitong si Cassandra Leong sa isang pagkakataon sa hearing, napaamin siya ng mga kongresista na kayo'y nagkasama. Kahit anong gawin mong pag-deny, Hari Roque, umamin si Cassandra Leong. Hindi niya na mabawi ito sapagkat nasabi niya na. Kaya ang tanging solusyon mo na lamang dito, Hari Roque, harapin ito ng buong tapang. Bilang isang abogado, bilang isang lalaki, kung ikaw ay isang lalaki, kasi may rumors na badinggar si ka. Totoo ba yun, Hari Roque? Nagtatanong ako, kayo mga tol, totoo ba na bakla ito si Hari Roque? Kasi lumalabas sa mga chismis na merong something sa pagitan nilang dalawa ng executive assistant niya. Ewan ko kung totoo yun. Tayo yung nagtatanong dyan, totoo ba yun, Hari Roque? Ha? Sa bagay, siguro naman mas kapanipaniwala na ikaw ay lalaki sapagkat ikaw ay may asawa, ikaw ay may mga anak. Kaso lang hindi maipaliwanag, even ng mga kongresista, kasama na rito siyempre si Congressman Romeo Aco, na parang napaka-imposible na sa pagitan ng isang employee-employer na relasyon ay magkakaroon kayo ng joint account. Sabi nga ni Congressman Aco, ito ay nangyayari lamang sa mag-asawa, sa magkasintahan, which is hindi naman siguro kayo magkasintahan ni AR de la Serna, o kaya sa mag-ina o mag-ama o parents and their children. O kadalasan, ganun lang naman talaga eh. Pero kakaiba ka. Meron kang joint account kay AR de la Serna na kung titingnan natin ang profile sa buhay, eh, guwapo. Pangalawa, syempre, kaya nga naging supranational dahil guwapo, matangkad. 6-footer yata si AR de la Serna. No? Anyway,
Ayan naman ay mga side comments lamang, Harry Roque. Sa huli, hindi naman yun talaga ang problema eh. Ang personal na relasyon, kung meron man, sa pagitan ninyo, kung ano man yan, employer-employee relationship, o magkaibigan man kayo, o ikaw ay alalay mo siya, wala namang pakialam ang publiko kung tutuusin doon eh. Ang pakialam ng publiko ay ikaw, Harry Roque, ay kung merong kinalaman dito sa mga issue na ito. Ang Kongreso hindi husgado. Hindi ka naman huhusgahan nila eh. Kaya bakit ka matatakot? Wala namang kapangyarihan ng Kongreso na magkaso kung tutusin. Alam nyo ba yon mga tol? Ang Kongreso walang kapangyarihang magkaso. Kaya bakit ka matatakot? Kaya lang naman ginagawa ng Kongreso ang mga hearing na ito ay para bumalangkas ng mga pulisiya sa hinaharap. Pero syempre, alam mo, being an officer of the court, isang abogado, na lahat ng iyong mga sasabihin ay dapat pawang katotohanan lamang sa pagdinig. Sapagkat kapag ikaw ay nagsinungaling, maaari kang maharap sa kasong perjury na meron ding seryosong kaparusahan ng pagkakakulong. At syempre, alam na alam mo din ito bilang abogado, na kung sakasakaling ikaw ay magsasalita at kung meron kang ginawang mali, maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman ang mga sinambit mo sa Kongreso. Yun ba ang iniisip mo, Harry Roque, kung bakit hanggang ngayon ikaw ay nagtatago? Sana mali kami. Ano? Kasi lahat naman tayo naghahanap ng katotohanan dito. Sa aming mga vlogger, okay lamang. Sa totoo lang, frankly speaking, pabor sa amin ito eh. Kasi may napag-uusapan. Pero sa pangkaraniwang mga Pilipino, aba, nakakasawa ito. Turin mo, araw-araw kang mapapanood sa balita, tapos yung kawalang hiyaan, di umano, ng mga taong sangkot sa illegal na aktibidad na ito, ang patuloy na pinag-uusapan. Hindi ka ba naaawa sa mga kapwa mo Pilipino, Harry Roque? Bigyan mo ng linaw ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagdalo sa isinasagawang investigasyon ng House of Representatives. Hanggang kailan ka magtatago, Harry Roque? Yun ang malaking katanungan. Akala mo naman makakapagtago ka hanggang sa matapos ang 19th Congress? Baka ganun ang style nito, mga tol eh. Magtatago ito hanggang sa matapos ang 19th Congress. Kasi basically, ang isinasagawang investigasyon ng House of Representatives ay magtatapos yan kapag ka natapos ang sesyon ng Kongreso. O yung 19th Congress, natapos na, darating na naman ang bagong halalan, kaya parang start na naman sa panibago. Simula doon, maaaring ikaw ay hindi na muna mapansin. Yung order of arrest, baka mapawalang visa na. Kasi ang nagpa-uutos naman ng ikaw ay arrestuin ang 19th Congress eh. Hindi naman yung susunod ng Kongreso eh. Ganun ba ang estilo mo ngayon dito, Harry Roque? Kaya ikaw ay nagtatago? Pero hindi mo naiisip na kung talagang ikaw malinis ang pangalan, sa ginagawa mong pagtatago, lalo lamang nasisira pangalan mo o talagang wala ka namang intensyong linisin ito kasi marumi naman talaga. Ha? Anyways, mga tol, ito naman ay ating tinalakay dahil muli, napanood ko na naman sa balita at nakaka-challenge naman kasi talaga na sino ba itong si Harry Roque para hindi mahuli ng ating otoridad. Aba, Philippine National Police. Mga classmate, na ilang mga police dyan, mga boss ninyo dyan, yung nakaupo ngayon, na Chief Philippine National Police, na si General Marville, harap-harapan na pong pambabastos nung ginagawa ni Harry Roque sa kanyang programa, sa kanyang mga social media accounts. Dito lang tayo nakakita sa Pilipinas na wanted eh. Pugante, nakakapag-social media pa. Sa bagay, hindi naman magtatagal yan. Wala yung pinagkaiba. Naalala niyo yung vlogger na si Manuel Mejorada? Isa itong vlogger, journalist, na nagkaroon po ng kasong libelo at nilabasan po ng conviction ng korte. Na afirma po iyon ng Korte Suprema. Sa madaling salita, siya po ay pinarurusahan ng pagkakakulong at kailangan niya ng iserve ito. Pero nagawa niya pong magtago for several years.
sa huli, nahuli siya, di ba? Ganon din ang mangyayari sa iyo, Hari Roque. Ang kamay ng batas ay aabot sa iyo. Alam na alam mo yan. Kaya, better na sumuko ka na lamang. Kung hindi ka naman susuko, wala naman magagawa din ng publiko, kundi antayin na lamang na ikaw ay mahuli. Pero hindi mo malilinis pangalan mo sa social media. Hari Roque, kahit anong kagalingan ng iyong paliwanag, kahit gaano ka kapadino, hindi mo malilinis ang pangalan mo sa pamamagitan ng pagsasalita lamang sa social media. Hulo sa huli, ang babala ko sa iyo, katulad din ng babala ng PNP. Makakapagtago ka, pero hindi ka, tama ba? Makakatakbo ka, pero hindi ka makakapagtago habang buhay. With that, maraming salamat sa 779 watching. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.